Hello po sa lahat. Nandito na naman ang inyong Ate Mai and welcome to my channel. At kung makikita nyo naman dito sa harapan nyo ngayon, iba't ibang klase na mga ginagamit natin sa pampaswerte. Ano po? Dahil ang ituturo ko sa inyo ngayon, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay isang uri po ng cinnamon money oil. So gagawa po tayo ng isang uri ng langis. Na siya naman kapag ginamit nyo sa bawat araw ay makapagdudulot talaga ng positive energy sa inyo, ng swerte sa inyo. Ito na, wag na nating patagalin pa. Ipapakita ko na sa inyo ang iba't ibang klase na mga gagamitin natin dito sa ating cinnamon magic money oil. So, ibig sabihin cinnamon. This time, mangangailangan tayo ng cinnamon. Purong cinnamon ang gagamitin natin ngayon kasi alam naman natin na ang cinnamon, kapag nilagay natin ito sa anumang ritual na may kinalaman sa pampaswerte, as in talagang magbo-boom. Mag-a-attract talaga ito ng magandang swerte. Napakagaling po ng cinnamon mag-attract ng swerte. At katulad din po ng dahon ng laurel, syempre ito naman, kusa na po talagang lalapit sa inyong swerte. So kung pagsasamahin natin ang cinnamon at ang dahon ng laurel, ay talagang boom na boom po ang gagawin nyo na cinnamon money oil. Meron din po akong inihanda dito na cloves. Ayan, kung makikita nyo itong mga piraso pong ito, ayan. Ayan po ay cloves, ayan. So hindi naman tayo mangangailangan ng marami. Kahit ilang piraso lang po ang ilalagay natin dito sa ating cinnamon money oil na ito. At syempre, kaya nga natin sinabing cinnamon money oil, mangangailangan tayo dito ng langis. So this time, ang inihanda ko pong langis dito ay olive oil. Ang kagandahan po dito sa ating gagawin na cinnamon money oil, any kind po ng langis or oil ay pwedeng nyong gamitin dito. Wag lang po yung mga oil na may mabango, yung may mga amoy na langis. Katulad po ng baby oil, di po ba may amoy po iyan? So, hanggat maaari yung wala pong amoy na langis ang ating gagamitin dito. Ano po? At pwede din po dito ang sunflower oil. Yung ginagamit po natin sa pagluluto, kung gugustuhin nyo, pwede nyo pong gamitin yung oil na yan dito sa ating gagawin na cinnamon money oil. At dahil ang pinaka-importante ang ating cinnamon, so marami pong pwedeng options dito. Kung wala po kayong cinnamon powder, which is ito po talaga yung dapat natin gamitin dito sa cinnamon money oil. So kung wala po kayong powder, pwede po kayong gumamit ng cinnamon stick. Nakikita nyo naman, or kung meron kayong cinnamon bar, pwede din po iyan na inyong gamitin. Wala pong problema. So, any kind po ng cinnamon, basta ito ay cinnamon, pwede nyo pong gamitin dito sa ating gagawin na magic oil. At syempre, ang pinaka-importante, huwag nyo kalilimutan, ang maliit na bote, yung inyong paglalagyan ng inyong cinnamon money oil. So, naghanda po ako dito ng isang maliit na bote. Nakikita nyo naman. Ayan, nilinis ko talaga ng maayos yan. So, paano po ba ang paraan ng paglilinis ng ating gagamitin na bote, garapon, or anything na ginagamit po at pinaglalagyan natin ng mga pampaswerte? Ang magandang gawin po is, lagyan nyo po siya ng tubig sa loob at lagyan nyo po ng asin. Babaran nyo po iyan. Hayaan nyo po ng ilang oras dyan. Then, saka nyo hugasan na mabuti. Iyan po ang paraan ng paglilinis. Para kapag nilagay natin yung mga bagong pampaswerte dyan sa loob, eh, as in talagang malinis siya. At magdudulot talaga ng magandang epekto sa inyo. Umpisahan na po natin ang paggagawa at ito po ang mga pamamaraan na dapat natin gawin. So, katulad nga ng sinabi ko sa inyo, mamili na lang po kayo kung ano po ang cinnamon na inyong gagamitin. And this time, napag-desisyonan ko na ang gagamitin ko po ay ang cinnamon powder. Ano po? So, ang gagawin natin is, maglalagay po tayo ng cinnamon powder dito po sa bote. At ang amount po na lalagay natin dito ay 1/4 lang po ng bote na inyong paglalagyan. At nakikita nyo naman, nilagay ko na po ang cinnamon powder dito. Diba ang sabi ko sa inyo kanina, lalagyan po natin ito ng quarter. Kailangan talaga is hanggang dito. Ano po? So, since meron po akong cinnamon stick dito, konti lang yung nilagyan ko ng cinnamon powder dahil ang plano ko is maglagay ako ng isang stick ng cinnamon. So, kung kayo po ay mayroong cinnamon stick at cinnamon powder din sa inyong bahay, pwede naman pagsamahin nyo po yung dalawa. Ano po? Pero kung meron lang kayong cinnamon powder, mas maganda po kung dadagdagan nyo pa po itong nilagay ko na ito. So, make it
1/4 po ng lalagyan na inyong paglalagyan. So, ayan, ilalagay ko po ang cinnamon stick sa loob po ng ating bote. At kita nyo naman, as in talagang pinutol ko po yung cinnamon para magkasya po siya sa loob. Ngayong nailagay ko na po ang parehas na cinnamon, lalagay po naman natin ay ang inihanda natin na clove. Ayan. Kung meron po kayo nito, mas maganda po kung lalagyan po talaga natin ito. So, depende din po sa inyo kung ilang piraso ang gusto nyong ilagay. Depende din kasi sa laki ng inyong lalagyan. Ano po? Kung wala po kayo nitong cloves, pwede naman pong hindi lagyan. Pero sa totoo lang, napakaganda po kung meron po nito. Ano po? So, kita nyo naman, nilagyan ko ng mga ilang piraso po ng cloves dito sa loob. At ngayon po, ang huli po nating ilalagay ang durog na dahon ng laurel. Ayan, kita nyo naman, ilalagay ko po siya dito sa loob. So, depende din sa inyo kung gaano karami ng dahon ng laurel ang inyong ilalagay. Kung wala po kayong durog na dahon ng laurel, pwede nyo pong gamitin ang buo. Basta nyo na lang ipasok sa loob. Ano po? Ayan, kita nyo naman, ganyan po natin ilalagay ang ating mga pampaswerte na yan. At huwag po natin lalagyan sobra-sobra kasi magsisikip po siya sa loob. Mahihirapan po tayong kalugin itong cinnamon money oil na to. Kasi mamaya ay kakalugin po natin ito. Kita nyo naman na ilagay ko na po lahat ng mga gamit natin na pampaswerte dito sa loob. At ang kahuli-hulihan po natin ilalagay ay ang ating langis na inihanda. Any kind ng langis ay pwede po natin gamitin dito sa ating cinnamon money oil. At ilalagay ko na po ito dito. Pero sa paglalagay po, wag naman po yung punong-puno na hanggang dito. Mga hanggang dito lang po. Ano po? Yung sa mismong buka na lang po ng bibig ng bote na inyong paglalagyan. At ito po, nilagay ko na po ang olive oil dito sa loob ng bote na ginamit ko. At ano po ba ang gagawin natin dito? So, kung nakita nyo kanina, habang nilalagay ko po itong mga pampaswerte sa loob po ng bote na ito, nagmamanifest po ako, nagbibisualize po ako, isinasaisip ko po yung aking mga kahilingan. So, kayo din dyan. Pwede nyo rin gawin yan. Habang nilalagay nyo mga pampaswerte nito, humiling po kayo ng humiling. At kapag naisara na po natin ito, kakalugin po natin ito. So, ang paraan po ng pagkakalug nito, habang kinakalug nyo po ito, kailangan ay mag-wish po kayo ng mag-wish. Kasi kaya po natin ito kakalugin para po magsama po itong cinnamon powder na inilagay natin. Nakikita nyo naman meron pa po siyang dry sa loob. So, kailangan kalugin natin ito para mag-mix po silang lahat doon sa loob. At ang pinakamaganda po, habang kakalugin natin ito, kailangan may energy tayo. Ano? Kailangan nag-wish po tayo. Kailangan isip natin or banggitin natin lahat ng ating mga kahilingan. Katulad ng ginagawa ko po. Ano po? At eto na po ang ating ready-made na cinnamon money oil. So, ito na po magiging itsura niyan. So, kung kayo po ay may mga allergy sa powder, katulad ng ginamit natin na cinnamon powder, pwede naman po ang gamitin nyo na lang ay cinnamon stick. Kasi kapag cinnamon stick po ang inyong ilalagay, hindi po siya magkukulay na ganito. As in, magpiplain na ano lang siya na oil. Ngunit sisip-sipin po ng oil ang bango at aroma nitong cinnamon stick na inyong gagamitin. So, yun ay depende sa inyo. Kung wala naman po kayong allergy, pwede nyong pagsabayin yung dalawa or isa lang sa dalawa ang inyong gagamitin. Depende po sa inyo. Basta mahalaga meron po itong cinnamon dahil napaka-importante po ng naidudulog nito dito sa ating ginawang oil na to. Ngayong natapos na po natin itong gawin, ano po ang gagawin nyo ngayon? Dahil meron na kayong cinnamon oil, paano po ba natin ito gagamitin? So, everyday, ito po ay pwede nyong dalhin, ilagay sa inyong bag kung kayo ay nagtatrabaho or umaalis ng bahay palagi or nagne-negosyo, pwede nyo po itong dalhin, ilagay sa inyong bag. At kung kayo naman inasa bahay lang, pwede naman po diyan sa inyong bahay, ilagay nyo sa tabi ng inyong altar o sa loob ng inyong cabinet, wala pong problema. At ang paraan po ng paggamit nito, katulad din po ito ng oil money magic spell na ginawa ko noon. Ito po ay gagamitin natin everyday. Bago kayo umalis ng bahay, yan, katulad ng ginagawa ko, ilalagay nyo dito sa inyong wrist.
Katulad po ng paglalagay natin ng pamango, ano po. So, konti lang po, okay lang, para naman hindi masyadong ma-oily. At yan ay inyong pagdadaupin na ganyan. Ganyan pong gagawin nyo. Pwede nyong ilagay sa inyong leeg. Wala pong problema kasi yung aroma po nitong ginawa nyo na cinnamon oil na to ay talaga namang nakakapag-attract ng swerte. Ano po, para maging positibo palagi ang inyong pamumuhay, gumamit po kayo nitong cinnamon money oil na to na napaka-epektibo po kung gagawin nyo po ito ng maayos. At syempre, sa paggagawa po ng mga ganitong klase ng pampaswerte, kailangan naman palagi nating ibibigay ang 100% ng ating paniniwala. Ano po, para mas maging epektibo po ito. Sa totoo lang, napakadali pong gumawa ng pampaswerte. Ngunit para maging epektibo ang inyong mga pampaswerte na gagawin, kailangan isa puso po natin ang paggagawa. Kailangan naniniwala tayo at hindi tayo nagdududa. At kasabay din po ng paggagawa ng mga pampaswerte, kailangan meron din tayong pananalig at pananampalataya sa Panginoon, higit sa lahat sipag at tiyaga. Ano po, para mas maka-attract po palagi tayo ng swerte at mas maka-attract tayo ng positive energy every day. At kung sakali man na meron kayong mga pampaswerte na katulad ng ganito, alam nyo ba, para mas ma-energize yung mga magic oil na inyong ginagamit, pwede pong ibilad nyo po ito sa sinag ng buwan sa tuwing sasapit po ang kabilugan ng buwan. Ilang oras lang po ilalagay nyo yan sa labas kapag hindi po umuulan. Kapag umuulan po, huwag nyong ilalagay sa labas. So, ilagay nyo lang po sa labas ng ilang oras yan para yung sinag ng buwan makapag-energize dito sa inyong ginawang pampaswerte. At kung itatanong nyo, kailan po ba ninyo ito pwedeng gawin? Syempre, ang pinakamaswerteng araw natin ay Martes at Biyernes. Pwede nyo po itong gawin anumang oras sa araw na yan. Pwede nyo gawin mapa-araw man yan o mapagabi, wala pong problema. Pwede nyo po yung gawin. Kahit sino po ay pwedeng gumamit nito. Kahit sinong member ng inyong pamilya, pwede pong gumamit nito. Pwede din kayong gumawa nito bilang regalo para sa inyong mga kaibigan or sa inyong ka-member ng pamilya para meron din silang pampaswerte everyday. Ano po, sa everyday po ay gagamitin nyo po ito. Kung mauubos na po yung oil niya, magre-refill lang po kayo na magre-refill. At syempre, kakalugin nyo and then magwi-wish po kayo. Ano po, hawakan nyo ng mabuti bago nyo gamitin at i-wish nyo na itong cinnamon na ito ang magbibigay sa akin ng swerte sa aking pang-araw-araw na buhay. Makaka-attract ako ng maraming positive energy, maraming swerte, at maraming biyaya ang ipagkakaloob sa akin sa araw-araw. So, ganyan po yung mga klase ng mga wishes nyo, yung mga dasal nyo. Kailangan bago nyo gamitin ay ilagay muna sa ating kamay at ating i-wish lahat ng ating mga kahilingan na yan. So, I hope naman may natutunan na naman kayo sa akin ngayong araw na ito, and naway kapag ginawa nyo po ito sa inyong bahay ay makapagdulot po ito ng magandang swerte sa inyo araw-araw. Kung nagustuhan nyo po ang aking video ngayong araw nito, please don't forget to give me a like. Ayan. And I hope naman magkita-kita po tayo hanggang sa mga susunod kong video. Ano po, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone. Bye-bye po.